ilang ulit na naming naikwento rito ang kaso ng mga nawawalang damit panloob ng mga babae. Ngayon naman, pati pala damit panloob ng lalaki. Palaisipan ngayon sa mga tiga-barangay Pinaglabanan sa bayan ng Goa sa Camarines Sur ang kwento tungkol sa isang lalaki na sunod-sunod daw na nawalan ng kanyang mga brief. Sabi niyan po sa may salog, yun, sa may tubig, malapit sa tubig. Matangas yung ilong niya, tapos matangkad siya. Wow! Nakatext yun na po dati. Natunto ng aming team ang lalaking ito, si Rico. Masama raw ang kanyang loob dahil sa 2 linggo, umabot sa 15 ang nawawala niyang mga damit panloob. At nawala raw ang mga ito sa pagitan ng alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. Ayun nga, sampay ako dito, nawawala yung balik ko pa isa-isa. Hindi ko alam kung sino kumukuha niyo. Uy, brief ko! Nangyaya naman talaga, brief lang talaga, hinuha pa. Hinuha pa yung putas na brief ko. Ano naman gusto ko? Maram sa alin yun eh. Pag sunod, ma-press ko ba? Yun. Kaya ngayon, natuto na raw siya ng leksyon. Sa loob ng bahay na lang siya, nagsasampay. Yun nga lang, nasundan pa rin ito. Ayun nga, nagsampay na nga ako doon sa loob ng bahay. Nakuha pa rin isang brief. Naubos na. 15 yung mga yan. Na dalawa na lang nakikita ko sa ano na yan. Sampahin ko ng brief na yan. Wala na talaga akong brief na yan. Mag-isa lang naninirahan si Rico sa kanyang kubo sa tabi ng ilog. Malayo ang pinakamalapit niyang kapitbahay. Pinakamalapit na ang ilang mga kasamahan niya sa pag-aani ng talong. Hindi rin naman daw mamahalin ang kanyang mga panloob. Kasi nung unang wala, yung mga lumang-luma na talaga sir eh. Unang labas na yung garter ng iba sir eh. Pagamatawang tawatsyak ang iba sa kanyang problema, si Rico hindi natutuwa. Dahil para makabili ng brief, kailangan pang tumawid ng ilog si Rico. Maglakad ng akyat babang ruta sa loob ng halos kalahating oras bago makarating ng highway. Saka pa lang siya makakapag-tricycle papuntang bayan para lang bumili ng bagong brief. Pabili po ng brief. Kailan bili ka ng brief? 3 beses na sir. 130 yung tatlo. Tapos yung pangalawa, 190. Kasi 6 yun. Yung huli, 180. O mahigit 400 na. Pero dahil nalimas ang lahat ng kanyang mga damit panloob, bumili ulit si Rico ng 6 pang bagong mga brief. At para raw masiguro na wala nang dedekwat sa mga ito. Tinali ko lahat yung pinto, yung bintana, tsaka yung lalagyan ng damit. Paulit-ulit na, pabalik-balik para hindi madaling masira, hindi madaling putuli. Yun ang akala niya. Dahil pag-uwi niya, ito ang tumambad sa kanya. Ang nylon cord sa pintuan sa likuran ng bahay, pinutol. Pati na rin ang tali sa bintana. Wala na naman yung brief ko, walang iyaw. Pero okay lang. May tinapas yung iniwan. Ayos to. Walang iyaw talaga. Wala na naman yung brief ko. Dahil lagi na lang daw siyang nawawala ng brief, minabuti ni Rico na dalhin na lang ang natitira pa niyang brief saan man siya magpunta. Basta mawala na naman sa bahay, lagi kong dala kahit saan bastang malis. Alam mo, yung masasabi ko dyan sa mga nagkakawalaan ng brief, hindi talaga yung elemento eh, hindi yung bakla. Sa tingin ko talaga, mayroong taong nangunguha ng ganyan. Adik sa ganyan. Alam mo, Bes? Meron din akong kaibigan na ganyan. Pero malaman natin kung elemento ba o may masama ang intention lang talaga sa brief. Sir, ano po masasabi nyo sa mga nababali-balita sa lugar nyo rito na may mga nagnanakaw raw po ng mga brief dito ng mga kalalakihan? Ewan ko lang din eh. Kasi kung magnanakaw ng brief yun, may laman yun. Ako pwede rin akong mag-ano, pag nakakapasok. Lalaki ako eh. Eh kung lalaki at babae. Tapos lalaki kumukuha ng brief. Paano masabi? Ewan ko dun, basta. Nalalabuan ako dun.
sa mga nawawalang brief na yan, hindi ako naniniwala dyan eh. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Hindi kasi. May mga pambili naman tao, tsaka pangit yung gamit na tapos gagamitin mo pa. Hindi ako naniniwala dyan. Walang ganun naman. Baka nagpapapansin lang yun, kunwari, nawawalan siya ng brief. Kat. Kakatakot yun kasi baka isang gabi, baka kung anong gawin sa akin eh. Walang mag-isa dun sa bahay. Nanawagan si Rico sa sino mang nagkaka-interes sa kanyang mga damit panloob. Ikaw na nagkukuha ng brief ko. Manda ka sa akin pag nakita kita. Lintik lang walang ganti. Kinabitan din ang aming team ng CCTV ang bahay ni Rico. Patak ng alas 7 ng gabi, umalis si Rico at ang kanyang kapatid para mangisda. Yan po siya, ito po oh. Kukuha po ng brief ko. Ito po. Grabe. Sino kaya ito? Ayan, Cap. Cap, yan po, Cap. Nandiri pa sa brief ko, Cap, oh. Grabe. Uy, nakuha pa tumingin, oh. Kadalasan, mga taong nangunguha ng mga undergarments normally at meron silang sexual preoccupation dito, tinatawag natin fetishistic disorder. Ito yung mga bagay na inanimate objects kung saan doon sila nagkakaroon ng sexual arousal. Kap, ano po ba masasabi nyo sa mga balibalita dito sa lugar nyo na di umano nagkakawalaan daw yung mga brief na makalalakihan dito sa lugar po ninyo? Oo nga po eh, nakarating po sa report sa atin niya ng mga talent natin na nagkakandawalaan daw ng brief at tumating pa yung punto na pumunta na rito sa barangay yung mga nagreklamo dahil nawawala nga yung mga brief nila. Ayon sa pag-iimbestig ako, ang mga third sex daw mga kumukuha ng mga brief na yon. Yun, mag-subscribe kayo sa Yami J, please. Nakakatawa marahil ang ganitong mga insidente. Pero para sa mga biktimang katulad niya, seryosong usapan ito. What's up mga makayami? What's up mga makayami? Kung bago ka lang sa YouTube channel namin, huwag kalimutang mag subscribe! Pindutin ang notification bell! Yun! Like! And share! Yun! Yun! May natapos na kaming bagong video, ang pagkawala ng misteryo, pagkawala ng misteryo brief nila. Sino ka kumukuha? Sino ka kumukuha ng brief nila? Wala naman ganun. So, Ma'am Jessica, salamat po sa... pasensya na po, ginagaya namin yung laging... Pinaparodi namin. Oo, pinaparodi. Idol lang. Programa nyo. Yan. Idol po namin kayo. Sana mapansin nyo din kami. Sunod, sana mapansin nyo kami. May mga bagay din kayo mga gusto yung malaman. Sa buhay namin, yan. Mga sumusuporta. Salamat sa inyo, mga sumusuporta. Oo, sumusuporta. Yung mga asawa namin. Kahit hindi. Walang kwenta daw. Oh, shoutout para sa The Last Empire, yan. Na lagi sumusubaybay sa mga video natin. Salamat sa inyo, maraming nila kayo. Team Tugtugan, PJ Aswing. Shoutout sa inyo. Sino ba pwede yung shoutout? Kay Angel Magdaraog, yan. Magdaraog. Vlogger yan. Kay Girls Gaming. Girls. Subscribe natin siya para umakate siya. Sa mga naniniwala sa amin, pagpapatuloy din namin. Pagpapatuloy pa namin ito ng mga kamit namin ng tagumpas. Sa mga nag-sponsor nga pala ulit. Sa mga nag-sponsor na yan. Thank you sa Mike. Thank you sa Mike na ano, pag-vlog. Mike. May sa V8. Yan. Salamat. Ano ba? Ano pa ba? Abangan nyo pala, may gagawin kami. Ano nga pala? Short this film, yan. Coming Halloween. Wow. It's coming Halloween. It's coming Halloween. Abangan nyo, nakakatakot. Medyo lang, medyo lang. Ano siya, comedy na horror. Yeah. Horror comedy. Short film. Sana abangan nyo siya na maging boom. Boom! Sana mapanood nyo din yung Ma'am Jessica So. Sana mapanood nyo yung video namin short film. Mahirap yun. Mahirap yun kasi siyempre pag-iisipan mo yung ano. Pag-iisipan kung paano. Pati yung outfit yung costume. Costume. Sana magawa natin na maayos. Multo.
Abangan yun. Yung mga gustong mapanood yun, no? No, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at saka mag-notification para ano? Para update kayo sa mga bagong video namin. Mapanood yun yung mga bago namin. Ngayon, maulan ako ngayon eh. Ayun, yun na pala. Tapos na. Ano namin, inulit namin itong video kasi ano, nabura ko. Kaka-edit mo lang. Tapos naghingi ng delete yung ano, nagamay pati yung ginawa mong video na sa pilo na. Yung file mo na. Parang, eh, inulit namin. Nagbago tuloy yung... Pero okay lang naman. Parang gano'n na gano'n naman. Kaya kaya ni Yami JL, mga Yami JL. Yabang mo. Yabang. Yabang ng Yami JL. Hindi, sige. Yun. Kung bago ako sa YouTube channel namin, magkalugutang mag... Peace! Peace! Subscribe. Kung bago ka lang sa YouTube channel namin, huwag kalimutang mag subscribe. Yo, pindutin ang notification bell niya. Mag-like and share. Yon. Yon. Share niyo na yung share sa ano, no? Sa Facebook. Sa community niyo, share niyo. Community, no? Pag nagustuhan niyo, no? Kung makayami J ka, mag-peace sign ka. Eto yun eh. Peace! Peace sign.